Gumamela Celis, isang pangkalahatang agimat o gamit. Nais mo bang malaman ang bisa ng agimat at gamit na ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging kapangyarihan, bisa at pinagmulan ng Gumamela Celis. Bakit nga ba ito sinasabing isang mabisang bagay ng mga antingero? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumamela Celis. Narinig mo na ba ang salitang ito? Ang Gumamela Celis ay isang uri ng bunga ng kahoy na kadalasang matatagpuan sa mga kabundukan sa gawing kabisayaan. Gumamela Celis o Celestial Hibiscus, isang mahiwagang bulaklak na nagmula pangaraw sa mga mahiwagang mitolohiya ng mga anting-anting. Ang mga agimat gaya ng Gumamela Celis ay bahagi na rin ng paniniwalang pangrelihiyon. Nabanggit din sa banal na kasulatan na bago pa man likhain ng Diyos ang sanglibutan, naisip niya na kung sakaling lilikha siya ng mga bagay-bagay ay kailangan niya ng kasangguni. Ang Gumamela Celis na kumakatawan sa limang titik o letra na Maria o Miriam sa lingwaheng Syrian, na ang ibig sabihin ay kataas-taasan. Kaya naman ang Gumamela Celis ay pinaniniwala ang isang makapangyarihang salita o bagay na kumakatawan sa M bilang Maris, A bilang Amantissimo, R Rexum, I Emperator, at A bilang Altissima. Limang letra na gaya ng bulaklak na mayroong limang talulot o petals. Ito na nga ang Gumamela Celis o bulaklak ng langit at lupa. Kaya naman dito sa atin sa Pilipinas, partikular na nga sa Mount Banahaw, ang Gumamela Celis ay pinaniniwala ang isang epektibong pampaswerte o money magnet, isang mabisang panghatak ng swerte o pera kung gagamitin mo sa pagninegosyo. Pinaniniwalaan din na anumang hiling mo ng pag-asenso sa buhay ay matutupad sa tulong ng Gumamela Celis. Mainam din itong pangontra sa mga tao na mayroong masamang tangka o balak sa iyo. Mayroong isang natatanging kwento dito sa atin sa Pilipinas na nauugnay nga sa Gumamela Celis. Sa isang liblib na kabundukan di umano na bahagi ng Sultan Kudarat, na tanging pangangaso ang ikinabubuhay, ay mayroon daw silang natuklasan. Habang sila ay nanghuhuli ng mga baboy ramo o ligaw na baboy, nagtatakang hindi raw ito tinatablan ng pana o sibat man. Kaya nakaisip sila ng ibang pamamaraan gamit ang bitag o trap sa Ingles. At nang kakatayin na nila ang baboy na kanilang nahuli, ay nakakuha sila ng mga bunga sa tiyan nito. Kaya simula nga noon ay ginawa na nilang kwintas ang mga bungang ito. Sa paniniwalang, ito ay isang mabisang gamit at proteksyon. At ito na nga ang bunga ng Gumamela Celis. Isang bunga na kapag natuyo ay animo isang bulaklak na mayroong limang petals o talulot. Ang Gumamela Celis din ay ibinebenta sa ibang bahagi ng Asya na ginagamit naman bilang pang-asim sa mga lutuin at mabisang gamot sa ilang karamdaman. Ang bungang ito ay mula nga sa puno ng dao o Dracontomelon tree na karaniwang tumutubo sa mga isla dito sa atin sa Asya gaya na nga ng Pilipinas. Isang puno na tumataas hanggang 148 talampakan. Ang Gumamela Celis ay naihahalin tulad rin sa Rudraksha beads na karaniwang ginagamit ng mga Hindu sa relihiyong Hinduismo. Kaya ang Gumamela Celis ay isang mainam na gamit pang proteksyon, pang paamo at pang paswerte. Nais mo rin ba magkaroon nito?
ito ay kadalasang mabibili online. Subalit kung mayroon kang kakilala mula sa probinsya, ay magpahanap ka na lamang. Subalit lagi pa rin tatandaan na ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang isang matibay na pananggalang. Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Siyempre, hindi maaaring hindi mo nga ito kilala, lalo na kung ikaw ay mula sa Pilipinas na isa sa mga pangunahing bansa na pinagmumulan ng prutas na ito. Ito ang prutas na pili at pili nuts naman ang kernel buhat sa loob ng bunga nito. Subalit batid mo ba na ang piling ito pala ay isang mainam na gamit upang paswerte lalo na nga sa pagninegosyo? Subalit ilan lamang ang nakababatid nito. Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na rin ba ng prutas o ng pili nut? Halika at alamin ang mga bagay-bagay na kaugnay ng punong ito, ang puno ng pili. Saan nga ba nauuri ang pili? Isa nga ba itong prutas? Opo, ang pili ay isang klase ng prutas at nuts naman ang kernel buhat sa mga bunga nito. Ang pili o Seranium ovatum ay isang uri ng tropikal na puno at kadalasan ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong Java almond o canary sa bansang Indonesia. Ang Bicol ang lugar o rehiyon dito sa Pilipinas na pangunahing sentro ng produksyon ng pili. Kabilang na nga ang Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Hindi itinatanim ang puno ng pili, kundi hinaharvest lamang ito buhat sa mga punong natural na tumutubo sa mga kapatagan at kadalasan ay kabundukan. Batin mo ba na kinakain din ang balat ng pili? At kadalasan nga, ito ay ginagawang salad. Ang bunga nito ay inilalaga at pinalalambot at ito ay mayroong texture na maaaring ang maikumpara sa kamote at oily content naman na gaya ng prutas na avocado. Masarap ang pili nut na karaniwang ginagawang brittle, tart o kaya naman ay pili candy at pangunahing sangkap din sa sikat na pagkain o dessert na mooncake. Ito ay mayaman nga sa fats, sa protein at carbohydrates. Samantalang ang dagta naman buhat sa puno ng pili ay ginagamit sa pagpapaapoy sa pagluluto. Ngayon ay dumako naman tayo sa swerte upang paswerte nitong taglay. Katulad ng ilang piling kahoy na dignum, palmerang gubat, gumamela selis at sinag araw, maging ang bunga ng pili o ang shell ng pili nut ay napakahusay rin. Isa itong panghalina at pangakit ng maraming customers at magandang benta, lalo na nga sa pagninegosyo. Nakapagtataboy rin ito ng mga masamang elemento o enerhiya sa paligid. Kaya naman, ang pagsusuot ng bracelet gawa rito ay napakainam. Karaniwan ngang isinasama ang shell ng pili sa mga ginagawang pulseras na kung tawagin ay 10 elemento, kasama rin ng pandakaki at ulibo, na nagbibigay dito ng mas epektibong bisa. Ito ay kadalasang pinabibindisyonan o binabasagan rin ng mga dasal upang mas maging epektibo pa. Kaya next time nakakain ka nga ng pili o ng pili nut, ay maaari mo namang itabi ang shell nito. Maaaring gawing keychain, pulseras at isa ring mabisang pamproteksyon. Ikaw, nakakita ka na ba ng bunga ng pili? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Bihin ng mundo ay ating matuklasan. Ito'y
may alam.